DZXL. One more time. DZXL. Sa radyo mo. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number one. Radyo mo sa nutrisyon. Mausaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Kung saan matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samur-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itik sa ekspertong kalaman. Hango sa mga dalubhasa ng kalusugan. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan. Malusog sa isipan. Para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito ang inyong mga kapatid sa kalusugan. Sina Asek Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Roderick Marcelino. Mga kasama, alam nyo bang ayon sa World Health Organization, sa panahon po ng emergencies, ang pinakanangungunang pumapatay ay child malnutrition? Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Season 3. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Magandang hapon mga suki, muli po kaming makikisalo sa inyong panananghali. Nako, yung mga kumakain dyan, ano kaya yung ulam nila sa mga oras na ito? Mukhang masarap mga kasama. This Saturday ay hindi muna natin makakapiling ang ating favorite nutrition counselor, ang Executive Director ng National Nutrition Council, Assistant Secretary of Health Bernie Flores, dahil siya po ay nasa official travel sa Cordillera Administrative Region. Pero ang makakapiling naman natin ay hindi na rin po iba sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Ang kaibigan nating Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council, si Miss Ana Maria Rosaldo, o Miss Lisa for short. Ayan, magandang hapon, Ma'am Lisa. Magandang hapon, Kuya Rod. Good afternoon sa iyo at sa inyo, mga mahal naming listener. Pansamantala po ako muna ang kakatawan sa ngalan ni Asik Bernie sa Sabadong ito. Ay, oo. Okay, Ma'am Lisa, no, napaka makabuluhan ang ating magiging paksa ngayong hapon dahil tungkol pa rin ito sa pangangalaga sa ating mga kabataan, partikular ang mga sanggol pa lamang. Oo, Kuya Rod. Ang pag-usapan natin ngayong hapon ay ang mga panuntunan sa pagpapakain sa mga baby at mumunti pang bata sa panahon na may emergencies gaya ng mga kalamidad. Naku, napakahirap naman po talaga ang kalagayan kapag may mga emergency, lalo na yung medyo matagalan, taktuyo, bagyo, baha, lindol at digmaan. Oo, Kuya Rod. Kaya naman dapat may basic na kaalaman ang lahat para maiwasan ang pagkawala ng buhay, lalo na ng mga bata. At para magbahagi sa atin kung ano nga ba ang mga dapat gawin upang hindi magutom ang mga bata kapag may emergencies o calamities, inimbitahan natin ang Supervising Health Officer ng National Center for Disease Prevention and Control ng Department of Health, si Ms. Vicenta Borja, o si Ms. Bessie. Good afternoon, Ms. Bessie, and welcome to Radyo Mo sa Nutrisyon. Good afternoon, Ma'am Lisa. Pwede ba hindi na, Ma'am? Ay, opo! Pwede ba hindi na, Sir Rod? Rod na lang. Sige po. Mas matanda ko sa inyo at sa ating mga listeners. Magandang tanghali ko sa inyong lahat. Ayan, magandang hapon din po, Ma'am. Ayan. Alright, umpisa na po natin ang ating talakayan ngayong hapon. Ma'am, kapag naganap pong isang emergency, bakit po mga sanggol ang kailangan bigyan ng atensyon? Ang mga sanggol ang unang dapat bigyan ng atensyon. Mm-hmm. Unang-una, dahil sila yung mga sanggol, wala silang kakayanan pangalagaan ang kanilang sarili. Okay po. Nakadepende sila, no, sa kanilang mga magulang, mm-hmm, or siguro sa mga nag-aalaga sa kanila. So sa ganitong sitwasyon, siguradong-sigurado na unang-unang magiging problema nila ay ano ang kanilang kakainin. So wala silang kakaining siguradong ligtas, uh-huh, kung walang magbibigay sa kanila ng tamang pagkain, 'di ba? Dahil sila nga ay maliliit. So depende, makakadepende lang yan talaga sa magulang o sa tagapag-alaga. Pangatlo, kung ganito ang sitwasyon, alam natin na ang mga sanggol ay bukas na bukas sila sa mga maruruming lugar, di ba? Mm-hmm. Yung mga, alam na natin, bukas na bukas sila sa pagkagutom,
sa mga impeksyon, maaari silang magkasakit, at ito ay maaaring humantong sa malnutrisyon. Pag ang sanggol ay naging malnourished, madali silang magkakasakit. At kung maging malubha ang pagkakasakit na ito ng ating mga sanggol or munting bata, ito ay maaaring humantong sa kamatayan. Kaya dapat sila ang bigyan muna ng atensyon. Oo, kasi vulnerable yan. Sila ang pinakamangangailangan. Hindi sila makakapagsalita eh. Hindi sila makakakilos. Mm-hmm. Diba? Hindi tulad nating malalaki na may magagawa tayo para proteksyonan ng ating sarili. Since nabanggit mo naman, Miss Bessie, kung na napaka-vulnerable nung mga bata, kailangan din natin malaman kung ano talaga yung dapat na gawin. So, ano naman po yung mga palisiya ng, o polisiya ng pamahalaan para maprotektahan ang nutrisyon ng mga sanggol tuwing emergency? Alam mo, Lisa, meron tayong mga panuntunan eh, ng gobyerno, no, ng pamahalaan. Unang-una, meron tayong panuntunan tungkol sa pagtanggap at proseso ng mga lokal at mga banyagang donasyon. No? Oh, okay. Oo. Mm-hmm. Ito ay talagang meron tayong dapat na sinusunod, lalo mm-hmm. na sa panahon ng emergency or kalamidad. Binabanggit dito na ang ating mga infant formula, breast milk substitute, ibig sabihin yung mga pamalit sa gatas ng ina, no? Uh-huh. Feeding bottles, ito yung mga bote, mga teats, no? Mga chupon, ay hindi dapat maging mga bagay na pwedeng ibigay bilang donasyon. Alalahanin din natin na sa ating batas, gatas, o yung milk code natin, uh-huh. sinasabi rin dito na lalo't higit, no? Sa panahon ng emergency, ang batas na ito ay dapat pa rin nating sinusunod. Dahil ang batas ng Milk Code, ginawa ito, kung maalala natin, ang pumirma pa nito ay ang dating Presidente Corazon Aquino. Oo. Bilang ina, naintindihan niya ang kahalagahan nito. At ito ay para bigyan proteksyon ang ating mga sanggol at munting bata sa pamamagitan ng breastfeeding or pagpapasuso. Ah, okay, tamang-tama po yung sinabi ni Miss Bessie, lalo na ngayon nitong mga panahon na to, panay-panay yung ulan. Correct. So, at may mga kasama pa rin tayo na nasa mga evacuation centers at hindi pa bumalik sa kanilang mga tahanan. Oo, nakakalungkot po yung kanilang kalagayan sa ngayon. And since binanggit niyo na rin, Miss Bessie, kung ano yung mga panuntunan, so ano naman po yung mga panuntunan na ito o guidelines sa implementasyon ng infant and young child feeding in emergencies? Sige, unang-una, babalikan ko yung Milk Code kasi doon sinasabi natin na ang lahat ng mga produkto na kino-covered, no, na sinasabi dito sa Milk Code ay hindi dapat ibigay na donasyon. So, ibig sabihin, kahit may emergency or disaster, hindi ito dapat pahintulutan. Kung may mga bagay naman na hindi sinasakop ng batas ng Milk Code, ito ay maaari nilang ipamigay pero kailangang humigi ang mga milk companies ng pahintulot sa Department of Health. May interagency dyan. Kailangan may approval muna. Oo, may approval muna. Ngayon, ano ngayon yung talagang kailangan natin gawin? Panuntunan natin pag may emergency? Unang-una, kailangan alamin natin ang sitwasyon. Diba? Meron tayong ginagawang dapat agad-agad. Ano ba ang sitwasyon dito? Inaalam agad natin, dahil ang vulnerable groups nga dito ay ang mga sanggol at ang mga munting bata. So, inaalam natin, sino ba dito ang mga batang ang edad ay 0 to 6 months? Kasi dapat exclusive breastfeeding yan, di ba? Mm-hmm. Poprotektahan natin sila. Mm-hmm. O sino ba dito ang mga sanggol na ang edad ay 6 na buwan hanggang 2 taon? Uh-huh. Aalamin din natin, ano, hindi, wala tayong bias. Pati yung mga bata o mga sanggol na nagpo-formula feeding or gumagamit ng artificial na gatas, ay aalamin din natin. Ganon din ang mga buntis kasi maaaring sila ay mga anak sa evacuation center. Correct. Or sa kanilang bahay sa panahon ng emergency. At kasama na rin dyan, Miss Bessie, yung mga nagpapasusong ina. Oo, kasama sila dyan. So, aalamin natin yan lahat. Sino yung nagmi-mix feeding? Mahalaga ito para alam natin ngayon ano ang ating gagawin kasi dapat meron tayong plano eh. Mm-hmm. Doon sa plano natin, dapat alam din natin sino na ba ang mga health workers or mga manggagawa sa pag kami emergency tayo or disaster. Oh, mm-hmm. Sila ba ay may training? Sino ba ang may mga training na sa infant feeding during emergency? So, dapat alam natin yan. Dapat meron ding designated na lugar eh. Merong isang lugar na kung saan ginagawa yung pagpapakain. Oo. No, nung sabihin natin yung mga malalaki ng bata or ganun din yung mga sanggol na mangangailangan ng formula kasi binubukod natin to eh. Mm-hmm. Dahil hindi ito dapat nakikita ng mga ina na nagbe-breastfeeding. Dahil nga, sabi nga natin, pinoprotektahan natin ang mga nagbe-breastfeeding. Ayaw natin yung spillover ng mga formula na maaka-apekto sa nagbe-breastfeeding.
dapat din meron tayong privacy na ibinibigay. Kasi iba yung panahon ngayon kaysa nung panahon ng araw. Ngayon kasi minsan lalo na kung mga bata ay nagpapasuso at tinititigan, alam naman natin crowded, masikip ang evacuation center. Mm-hmm. So yung ibang lalaki hindi maiwasan napapatingin, nagiging conscious din yung nagpapasuso. Mm-hmm. So maganda ipunin natin sila doon, pag magpapasuso sila, meron silang isang lugar. May separate na lugar. O may privacy. Sa privacy at sa pamamagitan nito nagkakaroon din sila ng support. Pagka yung nanay sa nanay, nakakaroon sila ng suportahan. Kailangan din natin ng meron tayong malinis na tubig . Kasi nga, sa ating lugar, wala naman tayong ready to use infant formula. Isa yan talaga sa mga problema. Yung gumagamit naman ng formula, kailangan din natin protektahan. Uh-huh. At itong tubig na to, pag sinabi nating malinis, abay kulong-kulo yan na makakapatay yan ng mga bakterya o anumang mikrobyo kung sakali mang may kontaminasyon yung formula na ginagamit nila. So mahalaga ito. Kailangan siguraduhin natin na sinisecure yung food security. Kasi may available talaga na pagkain. Oo, available ang pagkain. Kasi hindi lang ito tungkol sa gatas. Yun ding mga karagdagang pagkain. Kasi simula sa 6 na buwan, kakain na yan ang iba't ibang pagkain. Mm. So dapat meron tayong mga ganito. May lugar din para doon. Para iprepara yung mga pagkain na kakainin naman ng malalaking bata. Oo, tama ka, Lisa. Kasi ito yung sa Region 5 . Mm-hmm. Ito yung ginawa nila. Meron sila doon kitchen. Dahil sa kaputok ng putok yung vulkan, natuto na sila. So, kahit kailan. Oo, alam na yan ang team na dito tayo maghahanda ng pagkain, dito tayo magluluto. Mm-hmm. So, alam na nila yan agad. At merong community support. Kasi importante ito. Oo, pag sa panahon ng kalamidad, importante na empowered ang community. Mm-hmm. So nagtutulong-tulong tayo dito. At syempre, hindi maiiwasan na maaaring may magkasakit na mga sanggol at munting bata. Kaya kailangan adequate, available ang ating health services sa mga ina at sa ating mga bata. Okay, sino-sino naman po ang ahensya na may responsibilidad para ipatupad po yung infant feeding during emergencies, ma'am? Unang-una na, dapat Department of Health, syempre, lead agency ang Department of Health. Syempre, kasama dyan ang National Nutrition Council dahil ang Department NNC. Of Health din niya. Kailangan banggitin natin ang NNC dyan. Syempre, malaki ang kinalaman ng DSWD kasi nasa kanila ang mga camp managers doon sa ating evacuation center. Baka mamaya, tatanggap sila ng mga donasyon, magkamali. So, kailangan alam nila ang mga panuntunan. Ang ating mga local government units, napaka-importante dahil sila ang unang-unang nahandyan agad, no? Kapag may mga emergency or disaster. Ang Red Cross, kasi lagi silang hanjan. Mm-hmm. Ang siyempre, yung NDRRMC. Kasi siyempre, pangunahin yan, di ba? Magko-coordinate paano patatakbuhin. Oo. Binanggit ko yung security, siyempre, ang DTI. Dapat hindi tataas ang presyo ng mga bilihin at mga pagkain. No, dapat hanjan yan available. At ang mga United Nations agencies, UNICEF, World Food Program. Ang WHO. So, yung mga UN agencies. At yung ibang mga local na NGOs. Yung mga NGOs din natin at mga private organizations. Siyempre, ang media. Uh-huh. Alam nyo, napakahalaga ng papel ng media, lalo na kung meron tayong emergency. Kasi kayo agad yung unang-unang magsasabi sa mga tao, nagpapaalam ng mga sitwasyon. Correct. At yung mga tamang impormasyon. Uh-huh. So, hindi lang isa, dalawang ahensya. Maraming ahensya pala ng gobyerno nagtutulong-tulong. Uh-huh. No? Pati ng privado at pati ng mga milk companies. Kasi dapat syempre, alam nila na dapat sumusunod din sila sa batas at huwag basta magdo-donate ng produkto na maaaring makasama. Hindi kasi lahat ng donasyon ay makabubuti. Alright. Okay, mga kasama. Kung nais nyo pong magtanong, i-text lang po sa 0919-8840-659. Again, 0919-8840-659 o tumawag sa 8822-374. Magpapatuloy pong radyo mo sa nutrisyon, pero silipin muna natin ang pinakahihintay na text question of the day. Alright, tatlo po ang mananalo dyan ng tig 100 pesos load. Okay, tama ka dyan, Kuya Rod. Madami, madali po niyong masasagot lalo na kung nakinig kayong mabuti kanina. So, ito po ang ating katanungan. Magbigay ng isa sa mga panuntunan o guidelines sa infant and young child feeding tuwing emergencies.
isa lang ha. Isa lang. Pero madami yung nabanggit pero, ni Miss Bessie kanina. Isa lang hinihingi natin. At magkakaroon na sila ng libreng load. Alright mga kasama, i-text nyo lang po inyong sagot sa ganitong format. Ang inyong full name space, address space, sagot po. At isend sa 0919-884-0659. Magbabalik ang radyo mo sa Nutrisyon. Radyo mo sa Nutrisyon. Kumain ng Go, Grow at Glow Foods. Walang iisang pagkain ang makapagbibigay ng lahat ng sustansya na kailangan ng katawan. Kumain ng Go Foods, tagapagbigay lakas. Grow Foods, tagapagbuo ng katawan. At Glow Foods, tagapagsaayos ng katawan. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo mo sa Nutrisyon. Sina ASEC Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Roderick Marcelino sa programang Radyo mo sa Nutrisyon. Nagpapatuloy po ang Radyo mo sa Nutrisyon. Panauhin po natin ang Supervising Health Officer ng National Center for Disease Prevention and Control ng Department of Health na si Ms. Vicenta Bessie Borja. At pinag-uusapan natin ang mga paraan upang tugunan ang pangangailangan panutrisyon ng mga sanggol at mga munting bata sa panahon ng emergencies gaya ng kung may kalamidad. Alright mga kasama, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan tungkol sa infant feeding during emergencies, ma'am, ano po yung mga pangunahing paraan para mapigilan po ang malnutrisyon sa mga sanggol at munting bata sa panahon ng emergency at matiyak na wastong nutrisyon ang kanilang natatanggap? Alam mo Rod, meron tayong mensahe eh. Standard to, nasabi ko nga, lalo ang health workers. Kailangan alam na alam to kahit nakapikit ang mata. Maaari kasing during emergency, maaaring may mga anak, no? O may mga anak. So, unang-unang dapat tandaan, pati ang mga ina, kailangan ilapat ang sanggol sa dibdib ng ina. Ito yung tawag natin, skin-to-skin contact. Kailangan kasi manatili eh, yung warmth, yung init. Kailangan ng sanggol, no? Ng init ng ina. No? So, ano yan eh. Importante yan para makapag-umpisang umandar yung oxytocin, yung isip ng ina, at nang lumabas yung kanyang gatas. Importante makuha agad ng sanggol ang gatas na ito, no? Sa loob ng isang oras, no? Dapat naka-skin-to-skin siya. Kasi ito yung magbibigay ng protection sa sanggol. Ito yung may makukuha niya yung mga good bacteria na galing sa ina o sa kapaligiran ng ina, no? So ito yung unang bakuna. Okay. Pagka na-miss mo to, edi nawala na yung unang bakuna, yung unang protection. O hindi mo yan makukuha sa... So hindi na protektado yung sanggol, yung bata. Oo, diba? Importante yan. Dahil emergency, exposed ka sa lahat eh. Correct. Pag emergency, ang paligid ay magulo, marumi, no? Diba? Maingay, crowded, walang malinis na lugar. No? Yan. So importante yung protection. Pangalawa, kung ang edad ng bata, umpisahan na natin pagkapanganak, dapat itutuloy-tuloy, eksklusibo na ang pagpapasuso hanggang 6 na buwan. Kasi dito, sigurado tayong ligtas. Kasi steril yun ang galing ang gatas na iyan sa katawan ng ina. Mm-hmm. Diba? So, hindi mo kailangan ng ano mamang gamit dahil emergency. O saan kakukuha ng tubig, saan kakukuha ng kuryente, ng gas. Nakita na natin to. Basta tag inanahan dyan, sigurado ang sanggol ay maliligtas at hindi magugutom. Nabanggit nyo yung gas. Naalala ko tuloy yung balita sa isang evacuation center. Instead, gatas. Nagkamali. Dahil sa walang ila, walang kuryente. Ang hinalo niya, imbes tubig, gas pala. So nakita niyo yung mga ganyan danger. Yes, yung iba nga nababanlian pa eh. Kasi minsan nasa thermos, mabanlian yung bata. Eh kung nagbe-breastfeeding yan, pag nag-breastfeeding ka, lagi sigurado mong hapa. Safe yung bata. Safe na safe. Correct. Yun, diba? Ligtas. Pagkatapos ng pagdating naman ng 6 na buwan, eto na, kailangan naman, dagdagan na natin to ng sapat, tama at ligtas na pagkain. Ito yung complementary foods naman. Habang patuloy ang pagpapasuso, hanggang umabot ng 2 taon o higit pa ang bata, hayaan natin yung bata ang kusang magsabi ng ayaw ko na sumuso, nahihiya na ako. So, ang ibig sabihin, Miss malaki Bessie, na siya. Pero habang hindi nahihiya, sige. Papasuso pa rin, pero may complementary feeding na pag 6 months. Oo, Lisa, kasi diba, ang sabi nga natin, kaya eksklusibo yan, 100% na protection, yung vitamin A niyan. Ito kasi yung vitamina na yung sa protection sa mga infection, vitamin A yan eh. Pagdating ng 6 na buwan, ay 75% na lang, may
ay 75% pa ang kayang ibigay niyan ng vitamin A na yan. Kaya so importante yan. Pa rin. Mataas pa rin ang porsyento panlaban sa impeksyon. So importante na ituloy pa rin ang pagpapasuso. So binanggit ko na ito ay dapat tama, sapat at ligtas na pagkain. Okay. Kung hindi makapag-breastfeed ang ina sa anumang dahilan, ano naman po yung mga alternatibo, Ms. Bessie? Oo, minsan physically hindi talaga makasuso no, yung bata oo, sa nanay. Kasi yung iba sinasabi, walang lumalabas. Oo, oo. Eh, ang pwede naman natin gawin pagka ganoon, kung walang sinabi niya, walang lumalabas, eh siyempre nasa isip yun eh. So, mm-hmm. i-massage natin, kailangan i-relax ang nanay. Mm-hmm. Tapos, makakapag-umpisa na siya dito na mag-express mm-hmm. ng kanyang gatas. So, pipigain yung suso, yung lugar ng may areola para lumabas yung kanyang gatas. Mm-hmm. Tapos, ibibigay mo ito, gagamit ka lang ng maliit na baso or cup. So, cup feeding. Hindi kailangan ng bote. Oo. Kahit ang premature, ito lagi kong sinasabi, ang apo ko, premature na sa incubator, nag-cup feeding. Bakit? Nag-insist ako na mm-hmm. i-cup feed ang bata. At ito'y nabuhay, ha? Iniiyakan na yan ang magulang. Pero nabuhay yan, twin kasi yan, eh. So, naiwan ganun yung isa. Ganon ka-effective. At yung gatas ng nanay. At ang kaibigan ko ngayon na nahandito na nasa States mula noong 1980, nasa newborn na yan, care. Mm-hmm. Ang sabi niya sa akin, alam mo ba nung dati, may rasyon kami ng gatas. Ngayon, ang Amerika ayaw na. Kasi, nakita namin, ang miracle ng breast milk kasi mas natotolerate ng mga maliliit na sanggol ang breast milk kesa sa formula. Nakita nyo na, aba, mm-hmm. kung sila nga nag-encourage ng breastfeeding, mas lalo't higit na dapat tayo. Isa pang pwede natin gawin, relaxation. Ito na. Kasi mm-hmm. minsan humihinto, may emergency for a while, na-shock yung nanay, na-stress, huminto yung gata, so i-relactate siya. Wet nursing, pwede yan. Yung kakilala mo, doon kahihingi or doon mo muna pasusuhin, o kaya milk storage, or yung mga milk bank, pwede tayong kumuha ng milk ng gatas. Huwag silang mamahalan kasi processing lang naman ang sinisingil ng ating mga human milk bank human sa milk hospital. Bank. Oo. Mm-hmm. Ang formula, huling-huli na yan na magiging decision mo kung lahat ng alternatibo ay hindi uubra. Pero kung gusto talaga, maraming paraan. Maraming paraan. Diba? Dahil sinasabi Kuya Rod, diba? Pag may maraming dahilan, kung ayaw, pero maraming paraan pag gusto. Talagang gusto. Sa Amerika nga, $15 daw yung konting gatas, ha? Mm-hmm. Ng ina. Oh, mahal. Ah, okay. So ano naman po yung papel ng health and nutrition workers para matiyak ang nutrition ng mga infant and young children sa panahon ng emergency? Siyempre ang ating mga nutrition workers ay dapat na nagbibigay ng suporta sa mga ina, no, para tuloy-tuloy silang makapagpasuso. Dapat din marunong silang magbantay, baka mamaya may mga dumarating ng donasyon, no, or may maling pagpapakain na ginagawa sa ating mga sanggol at munting bata. Alamin nila talaga sino ba tong mga batang ang edad ay 0 to 6 months, sino yung mga talagang yung 6 months mm-hmm. to 2 years old, mm-hmm. sino yung mga buntis. Sila talaga ang mag-identify ng mga populasyon na ito para siguraduhin na tama ang magiging pagpapakain sa ating mga sanggol at maliliit na bata. Okay. So mga kaibigan, break muna tayo sandali para sa ating text question of the day. Magbigay ng isa sa mga panuntunan o guidelines sa infant and young child feeding tuwing emergencies. At mga kasama, ganito lang po yung paraan sa pagsagot po sa ating text question. I-send po inyong full, kasama inyong full name, space, syempre ang address ninyo, at ang sagot sa ating tanong. At i-send po yan sa 0919-884-0659. Okay, sa mga nais sana magtanong pero hindi umabot ang inyong text, huwag po kayong mag-alala. I-post lang po ang inyong concern sa aming Facebook page o Twitter page at sisikapin naming sagutin ang mga iyon. Marami pong salamat sa ating guest resource person, ang Supervising Health Officer ng National Center for Disease Prevention and Control ng Department of Health, si Ms. Vicenta Bessie Borja. Alright, thank you, Ma'am Bessie. Ang inyo pong parting words?
Maraming salamat Rod at Lisa sa pagkakataon binigay nyo upang papag-usapan natin kung paano proteksyonan ang mga sanggol at munting bata no, sa panahon ng may emergency tayo para hindi sila maging malnourished. At gusto ko ring batiin ang ating lahat ng mga listeners at kayong dalawa ay Happy Breastfeeding Month sa inyong lahat. Po, ngayong let's protect, yes, let's protect breastfeeding especially pag kami mga disaster. Please lang, alagaan natin ang ating mga sanggol at ang ating especially yung mga nasa evacuation center at nakikinig sa atin. Oo. Salamat ang marami at magandang tanghali. Once again, maraming salamat po, Ma'am Bessie. Alright, eto na, Ma'am Lisa. At ngayon, narito ang mga pangalan ng tatlo nating listeners na nakapag-text ng mga tamang sagot sa tanong na magbigay ng isa sa mga panuntunan. Ang mga mapalad nating winners of Tig 100 pesos load. Okay, so ito na po yung mga pangalan. Si James Cruz ng Cebu City. Ay, napakalayo, taga Cebu ah. So ang sagot congratulations. Niya, congratulations, James. So ang sagot niya ay ensure food availability. So isa yun sa nabanggit ni Miss Bessie. And then si John Hendrick Carable. Sa Lemery, Batangas naman siya. So dapat may privacy ang mga nagpapasuso. So yun yung tama. And then si Sean Shardy Lu Alegre ng Caloocan City. Malapit sa inyo, Ma'am Bessie. Privacy sa breastfeeding at hindi pwede mag-donate ng infant formula. Wow! So, tumpak na tumpak. Maganda yung sagot niya. Okay, congratulations. At tatanggap po kayo ng tig-100 piso cellphone loan. Ang napapansin ko, pag breastfeeding yung topic natin, puro lalaking winners. Diba, dalawang lalaki, isang babae. Maganda yan. Supporta ng kalalaki. Ng mga kalalaki ka. Dapat yung number one na magsusuport sa breastfeeding. Tama. Alright, anyway mga kasama, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilig sa radyo mo sa Nutrisyon. Okay, sa ngalan pa rin po ni Asek Bernie Flores, nagpapasalamat po ako sa inyo mga dear listeners, sa inyong laging pakikinig sa amin dito sa DZXL 558 kHz at panonood sa www.rmnnews.com. Tune in po kayo lagi sa Radyo Mo sa Nutrisyon tuwing Sabado, 12:30 hanggang 1 o'clock ng hapon. Pwede nyo pa kaming maging friends sa Facebook. Hanapin lang Radyo Mo sa Nutrisyon, click like at friends na tayo. At maaari nyo rin po kaming i-follow sa www.twitter.com/radionutrisyon. Small letters po lahat yon. At kung nais nyong mapakinggan muli itong programa natin ngayong hapon at mga nakaraan pang episodes, punta lang kayo sa www.youtube.com/radiomosanutrisyon. Small letters din po lahat. Alright mga kasama, tandaan dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Marami pong salamat sa ating... Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ang inyo pong lingkod, Ana Maria Liza Rosaldo sa ngalan ni Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami ang inyong mga kabalikad sa kalusugan at wastong nutrisyon. Sa next week, makakasama na natin si Ma'am Bernie. Opo. Alright, Ma'am Bernie, ingat po sa biyahe. Opo. Mga kasama, ito po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan niyo sa kinabukasan. Mula sa DOH National Center, mamang impormasyon.